morning mga Lods. So welcome back sa ating channel. So ayun, for today's video mga Lods, so papalit tayo ng ating Bible at ng breakthrough mga Lods. So mamaya at papasok tayo para kausapin yung mechanic tungkol sa pagpapalit natin ng Bible at pagpalit natin ng brake shoe mga Lord. So yun, nandito pala ako tayo ngayon mga Lord sa Yamaha service Giwan, Zamboanga City mga Lord. So yun, dito tayo ngayon sa Lord mga Lord. So yan, good morning sa kanilang lahat. Yan, shout out na rin sa kanilang lahat mga Lord. Yan, so yun na bang naghihintay yung mga Lord kasi ako pa yata yung unang gusto mo nila dito mga Lord. So habang naghihintay tayo mga Lord, so yun, nag-inquire muna tayo ng presyo ng BBL brake shoe at saka oil seal mga Lord. So ayun, at ito yung mga prices nila mga Lord. Pero kung gusto niyo malaman kung magkano yung nagastos natin sa pag-maintenance natin ngayon ng ating Aerox mga Lods, tapusin nyo itong video na to at sasabihin ko kung magkano lang yung gasto natin mga Lods. So yun, tara at lumabas muna tayo sandali at ito yung ating motor mga Lods. So it almost 1 year and 5 months na siguro to na hindi ko napapalitan yung B-belt at yung sa kanyang brake shoe mga Lods. So yung B-belt nito mga Lods, may indicator mga Lods, matagal na itong nagbi-blink-blink pero in-experience ko lang na hindi muna sundin yung naka-indicate sa warning dyan sa may odometer niya mga Lods. Gusto kong experience kung ano ba yung mangyayari, mapuputol ba yung B-belt or ano ba yung ma-experience natin habang nag-motor kung hindi natin susundin yung nakalagay sa may indicator mga Lods. So ayun, at mamaya hintayin natin si Kuya yung mechanic dito. Yan, at ito ay sishare ko muna sa inyo yung mga available na motor nila dito mga Lods. So ito may red na Passio sila mga Lods. Ewan ko kung 1 to 5 ba to, pero dalawang kulay meron dito mga Lods. May light blue or light green ba to, kayo nang bahala mga Lods sa comment down below kung anong kulay ba to mga Lods. So may mga Mio Eye din sila dito mga Lods, at meron din silang Mio Gear na 1 to 5, pero sa ngayon mga Lods sa out of stock sila. Pero pag pumunta kayo sa kabilang store nila mga Lods, gaya ng Yamaha Revson katabi ng M-Core at ng KCC Mall, yeah, meron sila doon mga Lods. So meron din sila dito na Aerox. So kita ko dito mga Lods, sa tatlong kulay ang meron sila. May white, gray, blue at black mga Lods. So may available din sila dito mga Lods. Hindi nyo itong ang napakaangas na sniper na ito mga Lods. So ito meron sila dito mga Lods. Kung naghanap kayo man, kung naghanap man kayo ng sniper mga Lods, so may available sila dito at may iba't ibang kulay sila na available mga Lods. So hindi lang nila dinispray lahat kasi itong yung mas attractive sa mata yan ng tao mga Lods. So itong blue is maganda din siya kahit umaga o gabi, hapon, yan hanggang na kasi yun talaga yung kanyang kulay mga Lods. So yun, sa mga naghahanap at gustong mag cash or mag installment or mag inquire habang naghihintay kayo na makaipon kayo ng pera mga Lods, so visit lang kayo dito sa Yamaha service Giwan, Zamboanga City mga Lods. So dito lang po mga Lods sa Zamboanga City, at huwag nyo na rin kalimutan pala bumisita sa kanilang isa pang store dyan sa may unit motor shop mga Lods, na makikita lang yan dyan sa may
ang dating katribo, mga lods. So kung may alam man kayo dyan sa may San Jose Uso ba yan, so magtanong-tanong lang kayo dyan sa banda yung unit motor shop yan. Connected lang sila, mga lods, yung unique motor shop, Yamaha Revzone dyan sa may katabi ng KCC Mall at ng M-Core. Meron din dyan sa may so dito sa Yamaha Service sa Giwan yan, mga lods. So dito lang sa Sambuanga City, mga lods. So ito yung isang, mga lods, sa Cyan gray at so gray, red and cyan ang mix ng kulay niya, mga lods. So ayun, pasok muna tayo. So wala pa si ma'am, so hintayin muna natin kasi mamaya bibili tayo sa kanila ng V-belt at brake shoe, mga lods. So hinihintay ko rin si sir yung si kuya na mechanic natin, mga lods. Siya yung babanat ng ating aerox, mga lods. So ayun, open na sila, mga lods, kasi kanina nag magkaka-open pa lang nila, mga lods. So yun, tinanong ko si ma'am kung magkano yung V-belt at yung brake shoe, mga lods. So ang brake shoe at ng V-belt, mga lods, isa bili ko ng nasa halagang 1K, mga lods. Hindi pa kasama dyan yung service fee or yung installation fee na ibibigay natin sa ating mechanic dun kay Kuya, mga lods. So ito yung V-belt at brake shoe, mga lods. So yan, dali natin yan dun kay Kuya. So yun, nandito na, isinalang na yung ating motor, mga lods. So ready to go na siya. At yan, bubuksan na yung kanyang itong kanyang CVT at yung kanyang brake shoe, mga lods. So ayun, mga lods, alam nyo ba na katagal na hindi ko to na napa-open itong CVT niya, mga lods. So lumampas na rin kasi sabi nila every 6 months naglilinis ka dapat ng CVT, mga lods. So for me, almost 1 year and 5 months na to sa akin ng motor na to, mga lods. Eh si kuya ang unang makakapaglukas ng kanya ng CVT ng ating motor, mga lods. Pero yung air filter na yan, mga lods, yan na-open ko yan. Lagi ko yan na-open dahil minsan nilinis ko yung air filter, minsan nag-DIY tayo dyan, mga lods. So ayun, mga ganitong klaseng gawain, mga lods, hindi natin kayang gawin yung katulad niya ng pag-CVT cleaning or pagpapalit ng brake shoe. Pero soon, mga lods, soon ay mapag-aaralan natin kung paano ba maglinis at mag-replace ng mga parts ng CVT, mga lods, para kahit tayo ay magawa natin kahit sa bahay lang, mga lods. Kita nyo ba yung air filter ko, mga lods? Yan, kita nyo yun. Tawa si kuya dyan eh. Kasi yan, mga lods, DIY ko lang yan, mga lods. Hindi ko yan nagawa ng black. Yan yung nagawa ng DIY na air filter niya, mga lods. Kasi nung bumili kasi ako ng washable air filter, mga lods, sa Shopee, NS-cam tayo, mga lods. So madali siyang natanggal yung, so yung na-scam tayo, mga lods. So advice ko lang sa lahat ng mga umu-order sa Shopee, Lazada o ano mga social media na nag-offer ng mga ng mga product nila, mas maiging, mga lods, na mag-ingat at i-review nyo yung mga binibili nyo o ganito, titignan nyo yung mga comment kung legit ba ito, ganyan. So para iwas scam na rin tayo, mga lods, kasi ngayon nga, tulad ngayon papanapit na naman ang December, mga lods. So habang papanapit ang December, paparami ang scammer, mga lods. So yan, ingat lang sa mga scammer, mga lods. So yun, tignan nyo naman yung cover ng ating CVT, mga lods, at yung
case ng CVT, mga dumi na talaga mga lods. Kita nyo naman yung dumi. Kahit yung gulong natin mga lods, tagal na rin yan mga lods. Hindi ko na rin yan na palitan. Pero soon, inshallah mga lods, mapapalitan natin yung gulong na yan at yung mga ibang parts dyan na dapat na i-replace mga lods. So yan, abangin nintay natin si Sir na matapos yung gawin mga lods. At kanina pala mga lods, pinatawag ako ni Kuya tungkol sa ating CBT mga lods. Tinanong niya ako kung ano bang gagawin sa CBT. Sabi ko, Sir, Kuya, palitan lang natin yung B-belt. Yun ang ipapagawa ko at yung brake shoe. Pero hindi ko na-expect mga lods na sabi niya sa akin na kailangan mong bumili ng CVT cleaner at ng oil seal. So napaisip ako, sabi ko baka may additional na service fee dun sa CVT cleaning niya mga lods. Pero yun nga, so inayaan ko na lang muna siya mga lods. Sabi ko kung if ever man na singilin niya ako dun, titingnan ko na lang kung ano man yung kung magkano ba yung bibigyan natin o may sisingilin niya sa atin installation fee at CVT cleaning mga lods. So yun mga lods, inopen niya na yan. So dyan mga lods, nakita niya, tinawag niya din ako na napunta niya din ako sa labas kanina dyan mga lods. Nakita niya naman yung napakadumi. Yeah. So kinausap niya din ako kanina mga lods. Sabi niya sa akin kung mas maingi siguro, ayan, mas maingi daw siguro na palitan ko na rin daw yung oil seal mga lods. Maya maya pinatawag niyan tayo dito mga lods. So habang kinicheck-check niya mga lods, tinignan niya kung pwede pa ba yung ibang parts ng ating CVT mga lods. Ayan. Kung may ipapalitan ba dyan sa loob ng ating CVT, kung okay pa ba yung bola, yung kanyang drive base, yung kanyang clutch lining. So yung pinatawag tayo sa ni Kuya, yan. So lumabas tayo mga lods. Sa ngayon mga lods, ako pa lang yung customer nila dito sa loob mga lods, kasi maaga po napunta dito mga lods. Yan, so tingnan nyo, kailangan na daw palitan yung oil seal. Pero itong banda dito sa kabila, okay pa naman yung oil seal nyo mga lods. So yun, so tinanong ko rin kung okay pa ba yung belt na stock. Sabi niya hindi na daw kasi may bitak na daw mga lods. So ayun, goods na daw na palitan na talaga. So yun, lumabas muna ako dito sa may kabila. Ito mga lods, yan, sa kabilang to ng kanilang store mga lods, makikita mo lang daw dito mga ilang motor shop to na mayroon dito sa may tabi ng Yamaha service G1 mga lods. Yan, shout out dito kay Lazaro. Yan, shout out sa kanila dito. Yan, kasi nag-aayos sila ng NMAX version 2 mga lods. At shout out na rin sa kay ma'am, kasi nagtanong tayo dito kung magkano ba yung CVT cleaner mga lods. So yun, sa sinabi din ni ma'am na may okay daw siya sa may isa-suggest daw siya na CVT cleaner na mas maganda. So yun, inintay-intay ko siya mga lods. So habang inintay ko siya, may mga parts dito mga lods na kung naghahanap kayo ng gold bolts. Yan, madami dito mga lods. So yun, si ma'am, inuha niya na yung Kobe ba yan? Or CVT cleaning. So ito yung binigay niya, Kobe mga lods. Yan lang daw ang ma-i-recommend niya na pang CVT cleaning.
So may mga ibang city cleaning tulad ng mga RS8 at iba pa manos. Kaya minsan naisip ko, ba't hindi gumawa ang Yamalub ng sarili nilang CBT cleaner manos. If ever man na may alam kayo tungkol sa CBT cleaner ng Yamalub, kung meron man o wala, just comment on below manos para magawa natin ng content. So yun, bumalik ako ulit dito sa loob manos at nagtanong kay ma'am kung may oil seal sila. So meron daw. So ayun, tinanong ko na rin kung magkano ba isa. So ang oil seal nila manos is nasa 75 peso isa. So medyo nakapos pa ako dito kasi naibigay ko dito is 65 pesos. Yan, akala ko okay na, yun pala kulang ng 10 peso man. So ayun, shout out pala sa mga stops ng Yamaha Giwan mga at sa kanilang mga utility at mechanics, sa lahat sa kanila shout out. Yan, makapagpahan na open, pinayagan nila tayo mag video sa loob mga nods at vlog kung ito ganyan. So yun, malikang kayo sir para hindi kayo itong all seal mga nods. So yun, goods na, kompleto na. Ayan, so ito yung ating CBT. Madumi ang mga nods. Yung nakita nyo yung parang may bitak-bitak, may crack-crack sa ating CBT. Alikabok yung mga nods. Namuumuo na yung alikabok dyan sa CBT natin mga nods. Kaya parang titignan nyo parang may parang bitak siya. Pero mamaya mga nods, in-spray yan ni kuya. Natanggal yung mga nods. So, sinusubukan na rin buksan ni kuya yung brake shoe, yung tinanggal niya na. So yun, sinimulan niya na start yung kanyang paglilinis ng CBT mga lods. At yun mga lods, at i-flex ko na rin yung mga nagko-comment sa atin at may mga nagtatanong sa ating YouTube minsan or nag-message sa akin ng personal dun sa ating YouTube or Facebook page na bakit daw laging Yamaha na lang yung ating binablog. Kasi ganito yung mga lods, walang bias dito mga lods. Hindi naman ako bias, wala naman akong pinapanigan na brand na ng motor o ng oil o ng anuman. Ang ginagawa nating content mga lods ay minsan na sarili kong pera yung ginagamit ko upang makagawa tayo ng mga vlog natin mga lods. So minsan yun minsan may nag-sponsor sa atin tulad ni Sir Edison Wagan yan sa Supreme Liquid Diamond. Yan, shout out sa iyo sir, thank you. Yan, ganun mga lods. At so ginagawan ko yun ng mga content mga lods. Ito lad nito mga lods is hindi to sponsored ng kahit na anuman mga lods o kahit ang Yamaha. Personal na pera ko itong ginamit na itong mga lods upang makapunta dito at magpa-service ng ating motor mga lods. Kaya pina-maintenance ko dito kay kuya. Ayan. So hindi naman tayo bias mga lods kasi message sa akin, sabi niya na ato hindi ko i-vlog yung mga ibang brand ng motor tulad ng Honda, Suzuki, mga Skygo. Actually mga lods, bago pa ako nagsimula nag-vlog mga lods, noon na nakakagawa na ako ng content na pag-review ng mga motor mga lods. Yan, iba't ibang klase ng motor o ng scooter mga lods. Pero hindi pa ako, hindi sa akin yung channel or Facebook page na yun mga lods. Sa isang kakilala natin yun mga lods. So ngayon mga lods, yung nagsimula na tayo ng start ng magpagbablog mga lods. So yun nga, trinay ko na rin na magvlog na mag-isa tulad ng ginagawa ng dati kong kakilala na yun. So ayun nga mga lods, alangan naman na
Yamaha Aerox yung ating motor, mga lords. Tapos dadalhin ko, ipapamaintenance ko dun sa Honda. Di naman siguro tama yung ganun, mga lords, kasi iba yung parts ng motor ng Honda, iba naman yung parts ng motor ng Yamaha. So hindi yung pwede bibili lang naman, bibili ako ng belt ng PCX tapos ilalagay ko dito sa may Yamaha. So hindi ganun, mga lords. Yan, nagkataon lang talaga na Yamaha ang ating motor, mga lords. Pero soon gagawan natin ng mga vlog lahat ng mga motor na brand, mga lords. Gagawan natin yan, huwag kayong mag-alala, mga lords. At sana ay nalinawan kayo, mga lords. Yun, at hindi naman tayo laging araw-araw ng vlog, mga lords. May mga ginagawa din tayo, may inaaksikaso din tayong iba. So itong pagbablog ko na ito, mga lords, is maybe once in a week lang, mga lords. Hindi naman totally tayo na pwede mag-focus dito kasi yun nga, may pinagkakabalan din tayong ibang gawain, mga lords. So yun. So ayun, sana clear na sa inyo, mga lords, na ganun. Yan. So salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel, mga lords. At sana tuloy-tuloy lang inyong suporta, mga lords. At sana makagawa pa tayo ng mas maraming content pa, mga lords. Pero susubukan natin na gumawa ng content na sa loob ng 1 week is 2 times or 3 times a week. Ayan. Pero susubukan natin hanggat makakaya natin, mga lords. Ayan. So yun, na disclaimer lang, mga lords, itong pagpapamaintenance ko dito ng ating motor, mga lords, hindi to sponsored ng Yamaha or ng kahit sino man, mga lords. Ito ay sarili nating budget ang ginamit natin dito, mga lords. Pinag-ipunan natin ito minsan ganyan. So yun, ayan. Pero sa pagbablog, mga lords, tulad ko, free naman ang pagganito, mga lords. Nakakatulong din tayo sa mga motor shop or motor store na makilala yung kanilang mga shop or yung kanilang mga service, kanilang mga magagaling na mechanics. So for me, mga lords, is free naman to, wala naman to bayad, mga lords. Yan. Basta makagawa lang tayo ng vlog na para masatisfy naman yung kayong mga viewers. Yan. Para may kahit konti may bigay tayo ng konting knowledge or kaalaman tungkol sa pagmumotor at kung ano yung mga bagong available ng mga store ng mga motor. Yan. May mga bagong unit sila na lumabas, ganito ganyan. So ayun, at gusto ko din i-share, mga lords, nung last 2 months ago, mga lords, bumili din tayo ng new gear. Ayan, mga lords, dun sa may dating build-up ko sa may Yamaha Repsol. Yan, katabi lang yan ng KCC Mall at ng M4, mga lords. Diyan sa Yamaha Repsol, mga lords, bumili kami dyan ng aking kapatid ng Mio Gear 125, mga lords, na matte gray ang kulay, mga lords. At doon nalaman ko, mga lords, na pagbibili ka ng motor, mga lords, mas maganda na yung malaman nyo na may bagong requirements daw ang LTO sa pagbibili ng mga motor, yung mga consumer na gusto magkaroon ng motor. Kasi ang sabi ng LTO daw, yun din ang sabi ng Yamaha staff sa akin, na ang required ngayon ng LTO is kung bibili ka man ng motor, kailangan may driver license ka. So kung wala kang driver license, di ka makakakuha ng motor. So yun, parang
parang nanibago ako kasi, pero okay lang para sa akin kasi may driver license naman ako. Pero sa mga inisip ko sa mga student or mga high school student or sa mga college student na wala pang driver license at gusto mag motor papuntang school, so kinakailangan talaga na kumuha muna sila ng kanilang driver license kasi nag-stricto yung LTO ngayon mga Lods. So kailangan kung bibili ka ng motor mga Lods, kailangan may driver license ka mga Lods. Yeah. So yun yung mga na-share ko sa inyo mga Lods. At sunod na mga vlog natin mga Lods, susubukan kong gumawa ng mga content na iba't ibang klaseng tour. So, ayun, may shoutout na rin natin to sila kuya dito, silang lahat dito, shoutout sa inyong lahat yan. At thank you na pinayagan nila akong mag video dito, mag vlog yan. Thank you sa kanila yan, shoutout sa kanila. So kung gusto nyo nga magpa-service dito at nakita nyo naman kung paano mag-service ang mekaniko nila dito mga Lods. Yan, si Kuya lagi yan nandito Monday to Friday mga Lods. So hanapin nyo lang siya, yan, lagi siya nandito mga Lods. Pera na lang kung absent siya. Pero ako mga Lods, bago pa ako pumunta dito mga Lods, dumaan din ako doon sa may Yamaha Repsol mga Lods. Pero nung dumaan ako doon mga Lods, madaming nakapila doon. Ayan. So naisip ko yung sinadya sa akin ng ating partner na doon na lang ako sa Gion magpa-maintenance. So yun, dumiretso ako dito. Yun na nga, ako pa lang yung unang customer nila dito mga Lods. So ako pa lang yung unang nabigyan ng servisyo dito mga Lods. So ayun na nga na kinakabit natin ni sir yung ating CBT mga Lods. Yan, tapos niya na rin para. So yung mga Lods, hindi niya na linisan yung mga external line mga Lods kasi tayo kaya na natin yung linisan. Yung linisan ng sir yung pagkakabit ng belt, brake shoe at CBT cleaning mga Lods. Hindi ko rin nga in-expect mga Lods na isi-CBT cleaning ngayon mga Lods. Kaya yun at goods din yung ginawa ni sir kasi yung nga mechanic sila, alam nila kung ano yung dapat gawin. Yan. Ako mga Lods, hindi naman ako namimili ng mga shop, motor shop or motor services saan mang lugar mga Lods. Kasi mga Lods, nasa depende pa rin yan sa team mga Lods kung saan tayo magpapa-maintenance. Kasi tulad sa akin mga Lods, minsan sa labas ako nagpapa-maintenance, minsan naman dito sa mga service center ng mga Yamaha yan. Pero depende pa rin sa inyo mga Lods, wala naman tayong kinikilingan dito mga Lods or ano ba, basta ang ginagawa lang natin dito mga Lods, saan tayo masasatisfied doon tayo magpapaservice mga Lods. Yan, baka sinasabi nyo na may ganito ganyan na Yamaha lang lagi ganito ganyan eh. So hindi mga Lods, kasi nagkataon lang talaga na Yamaha itong motor ko. Alangan naman mga Lods na itong motor ko is doon ko ipamaintenance sa may Honda. Hindi naman siya pagtatawanan tayo ng tao siguro pag ganun mga Lods. So ayun, tapos na at ready to go na mga Lods. Yan, tinesting na ni sir kung okay na yung pagka-install ng CBT. So yun yung mga karibs yan. At pabalik na tayo sa saan na tayong lugar na naroon. Yan, so tinatahap na natin ang pauwi mga Lods. So yun, tapos na rin ang natin pabalik na
pin, ng bank, ng brake shoe, at oil seal, at pagpapasibig cleaning. So, ayun na, shout out kay Kuya sa ating mechanic, at binigyan niya tayo ng discount. So, total na ang total ng mga gasto natin po today, mga lords, sa pag-clean ng ating CVT o pagpapalit ng ating mga belt, brake shoe, oil seal, CVT cleaning is nasa 2,000 pesos mga lords. So, yun, kasama na yun ang discount na binigay sa atin ni Kuya, ang ating mechanic. Yan, shout out sa iyo sir, at shout out sa mga staff na kasama niya, sa mga utility, sa mga mechanics, at mga boss niya na ito. Shout out sa inyo, ang mga set, ang mga address. So, yun. Pauwi na tayo, manood. So, itong tinatahak natin daan ngayon, manood, is going to Santa Maria. At, no? Going to Santa Cruz, manos. So, makikita nyo yung andito, manos, sa under construction, manos. Marami-marami ito, manos. Dahil hindi ito yung project na gagawin ng government na ito, overpass. Then, underpass, overpass. Underpass, manos. So, underpass. Sa baba, so overpass pala mga lord. So correctly repando, overpass pala. So yun, at shout out sa mga construction worker dito, contractor ng dito, shout out sa mga, so sa mga motor drivers naman, rescue drivers, vehicle drivers, mga private vehicles, so abahan nyo na lang yung mga pasensya mga lords. At ingat-ingat dahil anytime nag-a-post tayo ng mga aksidente mga lords. So yun, ride safe lang, yun, and peace. So yun, balik tayo sa ating topic mga lords. So yun, sinubukan na natin ito ng bagong store na belt at na brake shoe. Yan. So bumalik yung topic ng take natin sa ating rear take manos, at yung dragging na nararamdaman ko at narinig ko sa ating motor manos is medyo nawala siya manos. Akala ko talaga manos is yung tumutunog na yung miss na engine natin. So hindi pala manos, so basta CBD talaga. So yun, kita nyo naman manos is napakalumi na natin CBD, at kung nakita nyo rin yung ating brakes yung manos is sobrang bumiling. So ganun na yung 1 year and 5 months na hindi pa nagpalit ng brake shoe at ng belt. So, ganyan. So, at hindi pa rin magpa CVT cleaning. So, advice na lang mga lords is kailangan talaga mag-CVT tayo every 6 months. So, sundin natin yun. Yung sa akin naman sa ako mga lords, gusto ko lang talaga i-experience yung implement part ng belt, brake shoe, at hindi pagpapalinis ng CVT, dahil gusto ko ma-experience kung ano ba yung naidudulot ng ganun sa ating tornado. So yun, experience natin. May galing, lalo na pag subida, yung ahon na natin na takbo natin nito, eh mararamdaman talaga na parang may dumudulas sa loob ng ating CVT manos, parang parang sumisipol. So yun, ang lalo na loob. So yan, thank you sa ating mechanic. So I hope na makakabalik tayo.
winner kami na tayo. Pinayahan tayo ng video. Boom sa ang shop nila. Ayan. So, sa mga gustong ulit, sa mga gustong mag-bumili o mag-cash, mag-installment o mag-inquire, so, visit lang kayo sa Yamaha G1 sa mga city at dyan sa mga Yamaha Repsol sa Unique Motor Shop, sa mga lahat ng mga motor shop na meron dito sa Zamboanga City Motors. Siguro naman eh pare-pareho naman ang mga motor na dyan mga Motors, wala naman yung pinag-drive isang pera na lang sa mga ibang brand Motors. So shout out sa kanila and seven piece. So yun, medyo patay na kakalayo dito sa may Santa Cruz Motors, medyo yung traffic na parang. So pinag-iisip din ito mga Motors yung gagawa tayo ng panibagong vlog mga Motors tungkol yun sa ating CBT pang replace ng mga ibang parts in terms of ating CBT. So at tabayanan natin yung mga Motors. So I hope na hindi tayo na-busy. So God bless you all. Thank you and peace.